So ito, binuksan ko itong kanyang ilalim para matrace ko yung wiring ng kanyang water sensor. So yung center niya yung orange, tapos magkabilang gilid niya yung light blue tsaka dark blue. Yan, para yung connection dito. Yan. So ito yung orange yung kanyang center, then yung kanyang light blue tsaka dark blue. Yan, so ito yung water sensor connection. Yan, para ma-connect ko dito sa board ko. Yan. So ito yung dalawang kulay pula. Yan yung sa door sensor. So, kakabit ko na siya. Yeah.
So ayun, okay na, nakabit ko na lahat ng wiring. So testing ko siya ngayon. So ito, meron siyang programming dito. Ito na saksak. Pero actually po pwedeng tanggalin lang to para may saksak ko siya rito. Pero yan, dito na lang. May malapit namang saksakan. So yan, pagka plug in ko, tumunog na siya. So ito, power on. Power on. Start. So yan, sakto. Pag-start ko sa kanya, umugong na kaagad yung kanyang water bulb, which is papasok na dapat yung tubig yan. So okay, kompleto na. Kunin ko lang yung tubig para pumasok na yung water. Kasi nasa wash function siya ngayon, sa wash. So kapag yan ay ipinos ko, hihinto yung pasok ng water. So yan, hihinto yung pasok ng water yan, which means gumagana na to, kinokontrol niya na yung function. Start. Nilagay ko lang yung water level, sabi niya ka mababa. Nakalagay siya sa high. Nilagay ko lang sa low. Yung low lang. So tatlo yan. Low, medium, medium, high. Yan. Low, middle, high. So sila ko lang muna yung pinakambaba para madali siyang umikot. Mag-wash. So hintayin ko lang na maabot yung water level niya at mag-wash siya. Dito ito sa Lancaster KS16. Yan, marami na rin ako nagagawa dito sa Lancaster. Mga automatic washing machine tsaka refrigerator tsaka aircon and then LED TV rin. Halimbawa po yung spin lang, pwede din yan? Pwede po yan kapag spin lang din, may selection po dito. So yan, medyo mataas na yung tubig niya. Yan, may ikot niya yung wash. Hintay ko lang na abot yung kanyang water level na low. So okay na, nag-wash na siya. So okay na, ganda na siya. Wow.
So ngayon gagawin ko, spin dry ko lang siya. So tatapon niya yung tubig niya. Ayan. Dali niya ng water. Okay lahat, functioning lahat. Yan, nag-dry na siya. Mamaya pag naubos na yung water niyan, iipit niya ng spin dryer. Hindi na ano eh, hindi nag-drain pag... Wala pa, kaya may natirang mga sabon-sabon. So may ikot yan ng spin dry. So, ayan, umutot na siya. Ayan, okay na. May ikot na yung kanyang spin dryer. Ano yun sa spin? Aba, spin dryer po yun. Gagamit na siya. Sasara ko na lang. Napapasok din po ng tubig yan. Dito? Oo. Dapat po yung talagang pagtakip niyo rito, Lona. Lona na saktong-sakto sa kanya. May... Kung wala po kayo talaga mapaglalagyan sa kanya, kailangan magpasadya kayo ng Lona. Ipapatahin nyo na yung sakto sa kanya hanggang sa baba. Kumbaga, kapag isinuklob nyo sa kanya, yung Lona, diretso hanggang sa baba. Yung hindi nakaangat. Pasadya po kayo para tumagal yung buhay niya. Kasi kita niya naman yung loob niya. Oh, puro kalawang, oh, di ba? Eh kung nasa loob ng bahay yan, hindi magkakaganyan yan. Kaya po kung talagang dito niyo talaga obligado siyang ilagay, paggawa niyo siya ng lona na pang-cover. Wala kasi yung space sa loob, maliit na. Opo, inga. Paggawa na lang po kayo ng lona na sakto hanggang sa sahig. Yung si club. Yung kumbaga parang pakadrado. Oh, pakadrado, lona. Para talaga hindi siya magkakaroon ng moisture. Para tumagal yung buhay niya. Kasi may nakabitan na ako ng ganito, 5 years. Buo pa. Oo. Kasi nasa loob ng bahay. Tsaka dito, yung mga kalawang na yan, isang sign niya na nasa lugar siyang ma-moisture. Yung kalawang.
tawag mo. So, okay na siya. Yan. Gagamit na ulit ang washing machine. Kasi kung hindi kayo nakatagpo ng talagang magaling na technician, sasabihin ng iba, tatanggihan, wala nang pag-asa, benta na sa junk shop. Alam niyo bang nakakabili ka sa bote bakal ng mga ganito, 500. O, ibig sabihin, yung cost sa may-ari, hindi siya nakatagpo ng marunong na technician. Binenta lang sa junk, sa bote bakal. Eh nung check-upin ko, konti lang ang sira. Hindi po, I mean po, ibig ko sabihin, kung hindi kayo nakatagpo ng talagang magaling na technician. Ibig sabihin, kaya nabenta sa bote bakal, ibig sabihin, hindi nakatagpo ng magaling na technician yung may-ari. Kasi, kung mare-repair naman sa mas murang halaga, ba't ka bibili ng bago? Ito rado ko, ang palit ko nito, 1-year warranty. Marami na akong nagawa na ganyan. Meron na 3 years na, buhay pa. Meron nga 5 years na, buhay pa. So, depende rin sa paglalagay nyo, depende rin sa paggamit nyo. Pag ginamit nyo, pagkatapos na isang salang, pahinga naman ng isang oras. Iba kasi, pagkatapos na isang salang, karga na naman ulit. Kasi iba, kasi iniipon eh, yung labahan nila weekend eh. So, tatapusin nila lahat ng labada nila sa isang araw.